Kaso nga lang, yung anak ko may pasok, nag-text ulit ako sa kanya na ganito ganyan, para hindi ako makakasama dahil yung anak ko atit sundo. E ngayon, di, siguro parang, ewan ko ba, tapos na, hindi ako makakasama na, yung isip ko, pero parang nag-uudok sa akin na i-push nga na mag-go. Kaya pinilit yung anak ko na kausapin na tinuruan siya ng sumakay pag-uwi niya. Sumakay ka na lang ng jeep o tricycle. Tapos, pumayag naman. Ngayon, salamat ako. Nakarating ako rito kahit hindi ko na alam. Nagawin ako rito sa gawain ng Diyos. First time kong makarating ng ganito, yung magbahay-bahay. Dati, ang binabahay-bahay lang namin, nire-raid namin yung bahay. Ngayon, iba na. Kundi, nire-raid. Pero, ang Panginoong Diyos, ang pinapakarating. Amen! Sa puso ng mga tao rito na hindi pa nakakilala, hindi pa nila tinatanggap ang Panginoon. Siguro, pero yung ibang aming napuntahan, maganda naman at tinanggap naman nila, maganda na nakausap namin sila. Salamat sa Diyos at nakinig sila. Kaya nga tama yung sabi ni sister na hindi kami ang pinapasok nyo, hindi kami ang tinanggap nyo, kundi ang Panginoon Diyos sa bahay nyo, sa puso nyo, para ihatid yung magandang balitang katotohanan para sa inyo. At baka one day hipuin din sila ng Diyos, makarating sila rito. Yun, papasalamat ako na anaway kung dahil sa Diyos hindi rin ako makapunta rito. Panginoon ang nagtulak na talaga sa akin para magkaroon ng gawain ganito. Papasalamat pa ako. Yun lang po. Yung pakilos na banal na Espiritu sa akin kasi talagang natututo yung pagtanggap. So, thank you, brother, kasi talagang hindi naman ko talaga sinatya o pinili ko. Talagang inalaw talaga ng Holy Spirit na talagang makarating dito para mas maranasan mo pa talaga yung kapangyarihan, mas maranasan mo pa talaga yung kung paano mag-serve sa ating Panginoon na talagang ganun talaga yung kadalakan, diba, sa puso natin na talagang kahit na napakabuti ng Panginoon kasi talagang magpula pa pagdating natin dito talagang kumukulan na, diba? Talaga parang atang ayaw tayo pahayunin eh, no? Talaga sabi ko nga nagdarasal ako, Lord, pagintuin nyo naman, Lord, pinawain pa kami, pinagdarasal nawa. Pero mga last 2 minutes nga, mga ilang minutes na lang eh, nasa magpupula, akala namin hindi na matutuloy. Pero glory to God talaga, sabi nga, kapag talaga ang Diyos ang nag-allow sa atin, talaga magagawa siya ng gagawa ng paraan para matuloy ang ating hatikain na ito na para maipakilala yung ating Panginoon sa mga tao na narito. So glory to God sa buhay na Brother Ed. Mabuhay ka. Sino pa mo? Si Light of the Family. First time. Marami salamat kay Amy Sarvey ng Pastora. Napaka-bless na yung pagkata niya hanggang ngayon. First time. Thank you po sa glory mo. Thank you po talaga. Experience ko po, di lang first time, yung pag-accept po ng mga tao sa bawat pinuntahan. May mga tao po talaga na hindi pa talaga kilala ang Panginoon. Pero sa pakipagtungo namin, sa pakipag-usap naman po naman, sila naman po ay tumanggap po. Mas marami po tumanggap po ngayon kaysa po nag-deny sa salita ng Panginoon. Yan po yung pinakamagandang balita po natin sa araw. Thank you talaga. Gusto lang maging masasali na ako ba kung magtatawa niya sa harapan. Sa Sunday, special number niyo. Salamat po Lord at makarating po ako dito. Yung sumama
kasama ko si Sister Liz magbahay-bahay dyan sa labas. Medyo nakakahiya. Pero nung time po na lumalapit na po kami sa mga tao, tapos yung nakinakausap na po namin sila, nararamdaman po namin na pag kinakausap namin sila ay natutuwa naman po sila. Nagiging masaya po ang feeling namin kasi kumbaga parang naiisip po nila na about sa Lord pala to, parang ina-accept po nila ang Lord. Kahit iisipin po nila na yung parang ayaw nila kami kausapin, pero pag andun na kami at nagpaliwanag na po about sa Panginoon, nagiging happy na po sila. Parang nagiging happy na rin po kami kasi na-accept po nila yung mga salita na binabahagi namin sa kanila about kay Lord. Amen. Po ang mga ano po. Tapos ano po, may mga tao naman na parang ayaw kami lang pansinin. Pero siyempre po, ano, hindi mo po yun ano, pipilitin mo pa rin po sila. Kumbaga, ipipilis mo po sila na pakinggan ka para ipaan sa Lord yung, ipaan sa kanila yung naandyan ng Lord. Hindi lang para, ano, para na ang sila yung kailangan kasi sa buhay natin, may Lord eh, hindi pwedeng yes. Walang Lord. Kaya kailangan, kahit konting time, magbigay tayo sa kanila, kahit konting minuto. Dahil kahit konting minuto lang yung masaya na ang Lord dahil nakikinig tayo sa kanila. Iyon lang po yung saan po. Amen. Amen. Yun. Ito ako eh. Pero God is good. Amen. Kasi ako na lang yung naiiwan sa pasto namin ni Pastora ni Sister Lorna. Talaga sila eh lago na sa gawain ng Panginoon. Pero hopefully there's a time. Meron tayong tama. Siguro bibigyan ko ng oras ng Panginoon para maglikod sa kanila full time. Kasi hanggang sa ako ay naging balo na nawala na yung aking tawa. Ito pa rin, tumatayo pa rin. Dahil pinagpapatuloy ko yung gawain sa Panginoon kahit hindi ako nakakasama. Financially na lang, pero minsan, nadala ko doon sa Panginoon ano natin. Pero in the goodness of God, yung ating sasakyan sa totoo sa inyo, bago natin gamitin yan. Grabe yung ginawa ng kaaway dyan, sinira niya yan. Nag-umpisa niya sa power steering, sa clutch, sa preno, lahat. Dinidistract na tayo. Pero hindi ako sumuko na gawin yung sasakyan. Wow. Dahil nakakompromise sa gawain ng Panginoon. Amen! Ito yan mga kapatid. Hanggang sa yung aking nino, kasi yan, binabayaran ko yan sa kanya ng boundary holder. Isuli mo na rin yung sasakyan, lagi na lang sira. Hindi ka na lang naka-boundary. Pero Jesus name, sabi ko, nirebue ko yung sarila. No, pasensya na po. Buti nga po, ganun lang, hindi po ako natisgrasya. Kahit nawalan po ako ng prayer mo. Ano po gusto niyo yung makakadisgrasya? Oo, yung sasakyan lang ang ating gagastusan. Ngayon, tumahimik siya. Kaya, siguro na-realize niya na kaysa nga naman nakadisgrasya pa. Abad ka. Pero sabi nga, Lord, kapag kasama mo lagi, hindi ka niya mababayaan. Nakita niyo kanila yung driving ko, smooth, diba? Oo, oh, smooth, sabi, grabe! Grabe! Nung ano yung napagod sa smooth, sabi ko, bisa ko na mote, inaantok ako eh. Oo. Oh. Smooth na smooth. For the best time, ang aking mag-mamaneo, within 30 years, narating na namin ang Baguio, ang Nueva Vizcaya, yes. Lahat ng PCMI na mga churches. Ito lang ay pala ang very exciting driving moment na nangyari sa buhay ko. Lala, ganda lang yung lugar. Kaya ikaw ay magpapalayo pa rito. Ito itatapusin ni Lord. Third floor yan. Take mo lang yung time. Amen! Huwag ka susuko. Dahil hindi ka pamabayaan ni Lord dito. Amen. Magugulat kami kakakap yan. Koren yan. Tatanungin oh. Ako, we can finish this your church. I will give you more blessing. Ayan, antayin ko. Kaya sabi siya, totoo yan. Nana, mag-check ka. Perseverance. Huwag ka susuko. Ang ginoo mo, isuko ko kahit na kinuha ni Lord aking may bahay. Kaya ito, natutuwa, nagagalak, nakakasama sa mga gantong gawain. Ang prayer ko pa kay Lord, ay isa pa, Lord, muna kukunin.
Sabi ko nung ako magbe-bebel ko si Quentin, talaga lintig yung labas-masok ko sa ER eh, sa perpetual. Oh. Pero God is good. Yung aking mga result ng laboratory is negative. Wala sa sakit sa puso, kundi tumataas lang ang blood. Natural yan, nakakaitot eh. Eh, pasabali nga, eh, nag-remembered for me din siya, eh. Mas bata sa akin. Pero sabi nga, puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay yung kabutihan. Amin pong itinataas ang aming mga kapatid na ito, Ama. Amen.